Sa payak na komunidad naman na ito ng Sityo Agpa, Barangay Kayaga sa Kapakan, kung saan karamihan sa mga naninirahan ay magsasaka, damang-dama ang panaghoy ng asawa at ng ina ni Dato Fahad Mandigan sa kanyang sinapit ilang buwan na ang nakalilipas. Lubhang nakapanlulumo para kay Nuray sa Mandigan ang kinahinat na ng tatlo sa miyembro ng kanyang pamilya, si Dato Fahad na kanyang asawa, si Penladin Di Manalanaw na kanyang kapatid at si Zaidin Musaid na kanyang pinsan. Lahat ay kinuha ng maaga ng malakim na pangyayari. Kwento ni Nuray sa pumunta lang umano ang tatlo sa Petad upang ipagdiwang ang 10th araw ng Muharram noong Agosto 29. Ang Muharram ang pangalawa sa pinakabanal na buwan ng mga Muslim pagkatapos ng Ramadan. Sa mga buwan na ito, lubang ipinagbabawal ang karahasan at pakikidigma. Yung asawa ko po, napakabait. Wala yung ginagawang masama. Nagtatrabaho lang siya. Yung kapatid ko po, wala din kasalanan po yun. Napakabait. Naulila ni Dato Fahad ang anak niya na si Johanna Mandigan. May cleft lip at hindi pa halos nakapagsasalita. Walang kamuang-muang si Johanna sa sinapit ng ama. Ang kanyang kinabukasan, hindi pa man nagsisimula, winasak na ng trahedya. Niminsan, hindi naman sumagi sa isipan ng ina ni Dato Fahad na si Laila Mandigan na siya mismo ang maglilibing sa sariling anak. Pag-alaala ni Laila, napakasipag ng kanyang anak. Nakapagpundar pa ito ng palayan upang makapag-ipon at matustusan ang operasyon ng anak nitong paslit. Payapa ang naging pamumuhay nila Laila sa Sityo Agpa kasama ang buong pamilya ni Dato Fahad. Kaya ang katotohanang hindi na kailanman babalik pa ang kanyang anak sa piling nila ay tila panaginip kung saan gusto na niyang magising. Subay ka sa akin, kanya kang kanya, sampay sa una, niya ko may lepasin. Masakit daw talaga mamasay sa kanila. Niya ko mo kailangan mga buntag. Ikaw sa pagsakit ako, napuglima ko sa otak para pingguan na kasalanan. Sinadya ng grupo na Magandang Gabi Pilipinas ang libingan ni Dato Fahad kasama ang kanyang mga naulilang mahal sa buhay. Sa puntod nito, nakaukit ang paghingi ng hustisya para sa buhay na winaldas ng masaker. Patuloy ang mga katanungan sa isipan ni Nanoraisa at ni Laila kung bakit nangyari ito sa kanilang mga kapamilya. Ngunit hindi sila napapagod sa paghahanap ng kasagutan sa nangyari. Ayon kay Nuraisa, buong tapang nitong harapin ang bukas na kahit na siya ay mapaos sa kakasigaw ng hustisya, papatunayan niya na kahit siya ay simpleng tao lamang, ang kanyang tinig ay hindi malulunod ng pighati. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyong mga officials na sana po matulungan niyo po ako na makamit ang hustisya ng pagkamatay ng aking asawa na walang kaduman-duman na pinagpapas lang. Kung sino man may gumawa nun. Sana naman po magkonsidya kayo. Magandang gabi, Pilipinas!